pagod mag-practice ng basketball. Magandang buhay sa inyong lahat dyan, lalong-lalo na sa inyong mga nanonood ngayon dito sa ating task-wide Sunday Gospel Reflection. At ito po ay parte ng ating 40-day preparation for our official launching of our 500 years of Christianity celebration. Napanood niyo po sa ating pag-uumpisa ng ating video, yung naglalaro, si yung idol ko si Stephen Curry. Siya ay two-time MVP ng NBA at ang team niya ay three-time champions ng ligang iyon. At pagtitignan natin, ang galing-galing ni Stephen Curry. Nakakainis nga minsan eh, kasi kahit anong iba to niya, shoot na shoot. Sa sobrang layo, kung pwede lang 4 points o 5 points yung ibigay sa kanya. At kung siya ay mag-dribble, natural na natural, parang parte ng kanyang katawan yung bola. Kontroladong kontrolado. Kaya nga minsan napapaisip ako, si Stephen Curry ba ay ipinanganak na magaling na agad mag-basketball? Kaya nagbasa-basa ako ng konti sa kanyang biography. At doon na-confirm yung aking suspicion. Malayo naman na idea ito. Pero nung siya ay ipinanganak, hindi siya agad-agad MVP. No? Siya ay nag-umpisa na isang ordinaryong player lamang sa NBA noong 2009. Through practice, through patience, time, and hard work, only after 6 years, noong 2015, naging MVP siya ng NBA. So, yung tagumpay pala ni Stephen Curry ay hindi dinaan sa shortcut. Yan ngayon ang itinuturo sa atin ng Ebanghelyo ngayong 5th Sunday of Lent. Sinasabi sa atin ang ating Ebanghelyo. May I read, unless a grain of wheat dies, falls to the ground and dies, it will not bear much fruit. Hanggang hindi daw nahuhulog sa lupa at hindi namamatay ang butil ng trigo, hindi ito magbubunga. So, kailangan natin na magsakripisyo muna bago tayo magtagumpay. No, walang shortcut. Ganun din ang nangyari sa buhay ni Jesus. No? Bago siya nagkaroon ng resurrection, muling pagkabuhay, kinailangan niya muna na magdaan sa pasakit, sa pain and sacrifice. Kinailangan niyang mamatay sa krus para dumating doon sa kanyang resurrection, sa muling pagkabuhay. Wala ding shortcut doon. No? Ganun din sa ating buhay. No? Sa mga estudyante, kailangan niyong munang mag-aral ng mabuti bago mag-graduate. No? Pagtiyagaan ang modules, pagtiyagaan ang ating online classes, at balang araw kayo mag-graduate. Father, may mga nag-graduate na hindi naman nagtiyaga. No? Nag-shortcut sila. Oo, nag-graduate sila, pero meron bang natutunan? Okay? Natutunan ba? Kung wala silang natutunan, nag-shortcut sila, nakagraduate sila, hindi sila handa na mas harapin ang hamon ng buhay. Okay? Doon naman sa mga farmers, nakita nyo, ngayon ay panahon ng pag-ani, no? Harvest season ngayon, madaming kikita sa daan ng bibilad. Pero bago sila dumating doon sa kanilang pag-ani, kinailangan muna ng mga farmers na magbungkal, kinailangan nilang magtanim, mabilad sa araw, magsakripisyo bago dumating doon sa pag-ani. Tayo naman, kung gusto nating pumayat, kailangan nating mag-diet, mag-exercise ng mahabang panahon. Yung paulit-ulit na diet at exercise, at doon lang tayo papayat. Meron na bang taong nag-diet ng isang araw, nag-exercise ng isang araw, pumayat na agad? Wala. So, totoo yung sinasabi nila, minsan tinitake for granted natin ito, na pag may tiyaga, may nilaga. Pag may tinanim, may inaani. Ito ang binigay sa atin na disenyo ng ating buhay dito sa lupa. Binigay ng ating Panginoon. So my dear brothers and sisters, for this 5th Sunday of Lent, Gospel Reflection, we are being given this message. Tanggapin natin ang mga hamon ng buhay kasama na
ang mga pagsasakripisyo natin, mga sakripisyo dito, mga pain and hardship, at pag tinanggap natin ito, maging sigurado tayo na papunta tayo doon sa mas maganda at mas mabuting kinabukasan. Amen. So hanggang dito na lang po muna. If you will excuse me, magpa-practice pa ulit ako. Naniniwala ako, someday magiging MVP rin ako.